Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 27 ng Setyembre at pinararangalan ng inang simbahan si San Vicente de Paul, pari at tagapagtatag ng kongregasyon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumao, lalatigit si Doña Bea Sobel, at para sa natatanging kahilingan ng pamilya ni na Rose Domingo at ni Emily Velasco. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayon ding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pagiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga tao. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit
at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pagsisimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon ng aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitina. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparamsiya na tulad ng lilim. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay niya siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Nalutigit ang mga kababayan nating OFW. Natatanging panalangin para sa mga lagi nating kasama tuwing misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikiisa sa 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Sabi ng unang pagbasa sa aklat ng mga ngaral, ang lahat ng bagay ay may kanyang panahon.
Kumusta po kayo ngayon? Anong panahon meron kayo ngayon? Anong laman ang inyong puso? Anong panahon ang inyong tinatamasa ngayon? Maaring iba sa atin ay nasa panahon ngayon ng kasiyahan. May ibang nasa panahon ng kalungkutan. Siguro may mga pagkakataon at ang iba sa inyo nasa panahon ng pangangailangan. Kaya tumatawag sa Diyos. Nasa panahon ng pagkagalit. O baka panahon ngayon ng pagkaingit. O panahon ngayon ng pagtatagumpay. Lahat po mga minamahal, pumapatak sa kanya-kanyang panahon. Kaya nga po, hindi marapat at mali na dapat ang panahon ko ay katulad ng panahon mo. Na dapat ang pakiramdam ko, yun din dapat ang pakiramdam mo. Na dapat kung anong aking ipinagdiriwang, dapat masaya ka lang lagi para sa akin. Mali po iyon. Dahil tayo ay may kanya-kanyang tamang panahon. Hindi natin kayang ipagsiksikan ang kasiyahan sa mga taong labis na naghihirap ngayon. Hindi mo rin pwedeng sabihing makilungkot ka sa akin kung ang iba naman ay nagsasaya dahil sa pagtatagumpay. Kaya nga po, binigyang liwanag ni Jesus sa mabuting balita, darating ang panahon, siya'y mamamatay, ngunit muli ring mabubuhay sa tamang panahon. Pero alam niyo po ang nakakatuwa, sa kung anumang panahon mayroon ka, sa kung anumang iyong nararamdaman, sa kung anumang iyong pinagdadaanan, o sa kung anumang kasiyahang iyong ipinagdiriwang, sa magkakaibang panahon na ito, may iisang Diyos na laging totoo. Ang Diyos po ay hindi Diyos lamang kapag masaya tayo. Ang Diyos po ay hindi Diyos lamang kapag nagtatagumpay tayo. Isa pong napakaganda at malapit na karanasan nito, yung buhay pag-aasawa. Ang buhay pamilya. Ang buhay pamilya hindi laging masaya. Ang buhay pag-aasawa hindi laging nakatawa. O kung anumang relasyon mo sa ibang tao, hindi laging masaya. Pero, lahat ay pagkakataon para magkaroon ng oportunidad para magmahal. Yun ang Diyos. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng ating panahon at karanasan, laging may isang Diyos na nagmamahal. Kaya nga po, marapat lamang kahit sa panahon ng kalungkutan, dapat alam mong naroroon ng Diyos. Kahit sa panahon ng problema at pagsubok, dapat alam mong nararamdam at naroroon ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng lahat ng panahon. Yun ang maganda sa ating pananampalataya. May kanya-kanya tayong nararamdaman, may kalungkutan, may kasiyahan, pero ang Diyos nasa lahat ng panahon. Kaya anong hamon sa atin ng pagdiriwang na ito? Hamon sa atin, makita ang Diyos sa lahat ng ating karanasan. Ang Diyos natin ay hindi Diyos lamang kapag masaya tayo. Siya'y Diyos din kapag tayo nagkakasala. Siya'y Diyos din kapag tayo may pinagdadaanan. Sapagkat dahil sa laki ng kanyang pagmamahal, laging handa siyang magkaloob at makiisa sa ating pinagdadaanan. Sa banal na misang ito, mga minamahal, kay Jesus na ating tatanggapin sa banal na komunyon, anumang panahon ang mayroon ka ngayon, anumang iyong dinadala at gustong ipagdiwa ngayon, ibulong mo kay Jesus. Sabihin mo, Panginoon, naway maramdaman kita sa lahat ng panahon ng aking buhay. Naway makisaya ka sa akin sa aking kasiyahan
at maging kasiyahan ko sa panahon ng aking kalungkutan. Nawa ikaw ang aking makinlakas sa panahon ng aking kahinaan at ikaw ang aking pagpapasalamat sa panahon ng aking tagumpay sapagkat iisa ang katotohanan sa lahat ng panahon ng aking buhay, ikaw ay nariyan na laging nagmamahal. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ngayong si San Vicente de Paul ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon.
Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay buhay, sarili ay inihay, bilang pagkait inumin, pinagsasalo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sana kagasala sa amin.
hiling namin kami iadyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ayalay ko sa'yo.
second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. At para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang, ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha, kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagtatangkilik. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat-dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Pong darating na pagbubukas ng taon ng January 2025, tutulungan ng pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng mga Obispo ng Pilipinas. Nagaganapin dito sa Arsidiosesi ng Lipa. Kaya nga po tayo ay may mga servers na namimigay ng mga sobre na pwedeng paglagyan ng ating mga donasyon. Ang ating panalangin at tulong pinansyal ay malaking bagay sa pagtatagumpay ng malaking pagpupulong na ito ng lahat ng mga obispo ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Aming ipinagbibigay alam sa inyo, tayo po'y may malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Narito po sa likod ng simbahan, mas malaking parking gamit ang ating main arch entrance. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo, at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga healing bundle, gayon din ang mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging magmahal kay Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay pag-ibig.